Aku boleh, aku mau aku nak beli juga sen. Aku sama aku pun nak selesai aku. Hello guys, this morning. Andito tayo ngayon sa ospital. Bago tayo operahan, magbablog muna tayo. Kulit, no? But anyway, yun lang. Regarding doon sa video na kumakalat last week, a few days ago, regarding doon sa babae na nag-TikTok sa loob ng noske. So, in my previous vlog, meron akong sinabi na mag-ingat tayo kung saan tayo kumukuha ng mga video kasi dito sa lugar na ito ay napakahigpit. Pwede ka naman mag-TikTok kaya saan lugar. Kaya lang, syempre may mga lugar na kailangan na may lugar na ay talagang hindi po pwede. Sinasabi natin na tinatawag na mga banal na lugar. Kaya, sa mga nagbibideo dyan, nagtitiktok, ayun lang, ingat-ingat lang kayo para at least naman eh, hindi tayo mapahama kagaya ni kabayan ngayon. Medyo na nasangkot ngayon siya sa hindi magandang kalagayan. But for sure, sana maging okay ang sitwasyon. Kaya panoorin niyo itong video na to. So sana maging aral sa ating lahat. Kung papansinin ninyo, ang babae nasa video ay nagsasayaw sa harapan ng mosque sa loob, kung saan pumupwesto ang imam kapag sila ay nagsasala. Ulitin po, ate! Ako po, yung kumuha po ng video. Kasamahan ko po ang nagsasayaw ko sa mosque. Tawad po, nabang po. Ang mingin po na kapag sa inyo. Hindi mo naman pwede siya na mangyari po ito sa lahat po ng Muslim. Ako ng Muslim po at sa nagkipala. Patawarin mo po ka po. Hindi ko po sinasabi na mangyari po ito. Hindi ganyan po ako ng pagkakaroon po. Ano po lang po yung inasaan po ng pamilya ko? Breadwinner po ako sa pamilya ko. Single mother po ako. Kailangan po ako ng pamilya mo. Patawarin niyo po ako. Sana hindi pa po ako kapag-apag mo. Nagmamatawa po ako sa inyo. Na po lang po yung kumuha po ng video dun sa nagsasayaw po sa masjid. Hindi po ako yun. Na po lang po ang kumuha ng video po. Pagkatamali po lang po, na-upload lang po yun. Hindi po naman intention na mangyari po ito. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Bakit lang po sa nasa pamilya ko po at sa anak ko, sa anak ko. Hindi niyo po ang pagpatawarin. Dito na tayo ngayon sa bahay. So, hindi ko na video yung pag-uwi ko after the operation kasi nga taxi lang tayo tsaka umuulan. So, yun nga, napanood nyo na yung video. So, again, paalala sa mga kababayan natin na mag-ingat tayo sa mga lugar na kinukuha na natin ng video at sa mga pinipicture natin. Kasi sa kasalukuyan, si kabayan ay naharap sa hindi magandang kalagayan. Base sa mga sabi-sabi at ng mga naandito ng mga lokal na ang hatol
o kaparusahan sa ginawa niyang pagsasayaw sa mosque. Una, ang una dyan ay maaari siyang makulong ng 2 taon hanggang 5 taon na may kasamang paluyan. Tuwing Biyernes, dadali niya sa plaza, papaluyin sa likod. Diba ang sakit? Ang sobrang parusa. Pangalawa, ang pinakamatinding parusa sa kanya ay bitay. Maaari siyang mabitay dahil sa ginawa niya. Pero ganun pa man, nakakatuwa na mayroong mga feedback, sari-saring comment ang pumapasok sa feedback ang makikita niyo sa mga comment ng video na to. So ngayon, mayroong iba na gustong ipabitay, gustong iba ipadeport lang, ang gusto naman iba yung makulong, yun nga, mapalo, lahat ng kung ano-ano. Sa ganun pa man, nakakawa si kabayan dahil ando na. Masyado na siyang madiscriminate, masyado na siyang bash. Pero lagi natin tatandaan, maaaring hindi niya, maaaring hindi aware si kabayan, maaaring hindi aware si kabayan dahil nasa na social media sa TikTok. But anyway, mag-iingat pa rin tayo. Just, you know, it's a matter of common sense din minsan. Kahit ano pang relihiyon, kung sa simbahan, kung sa mosque, kagaya ng ginawa niya, na magsasayaw ka sa harapan, di ba isang kalapastanganan ito? Kaya minsan, mag-iingat pa rin po tayo. And ganun pa rin guys, sabi ng mga naririnig ko, ang maghahatol pa rin sa kanya ay yung tagahatol doon sa lugar na kung saan niya ginawa yung video na pagsasayaw sa mosque. But anyway guys, pag-pray na lang natin si kabayan na sana kapatawaran. Ipag-pray natin si kabayan na kapatawaran ang mga ibabaw sa puso ng tagapaghatol sa lugar kung saan siya nagkamali. So anyway guys, thank you for watching and see you sa ating mga susunod na video. At ganun din, kung bago ko pa lang sa channel ko, please don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating mga video. Kaya, paalam!